Usapang telay tayo mga kamoto. Sa motor na tulad nitong Kawasaki 175 na valve type, ito kamoto ang paraan para malaman kung palitin o busted na ang bumbilya ng taillight mo. 1, 2, 3, come on! Applicable to mga kamoto sa motor na gumagamit ng taillight na valve type, na mga motor na nagpampasada, o kahit yung mga motor tulad ng Honda TMX 125, 155, Honda XRM, Honda RS150, at ang China model na motor na valve type ang mga taillight. Kung may test light, mas maganda, at least ma-check mo kung may kuryente ang wire na papuntang taillight. Pero kung wala ay okay lang kasi may ibang paraan para malaman kung palitin na ba ang bumbilya ng taillight mo. Pero since meron tayong test light, i-check mo na kung functional o napapasukan ba ng kuryente ang wire ng taillight. At kapag meron namang kuryente, ay diretso ka na sa bumbilya para ma-check kung busted na ba talaga. Dalawang screw lang yan para matanggal ang taillight cover. I-check natin kung umiilaw ba. Kahit hindi paanda rin, ay pwedeng malaman kung gumagana ba ang brake light. So, umiilaw naman ang tuwing pinipiga ang brake lever at inaapakan ang foot brake. Kaso kamoto, ang issue ay sa tuwing bubuksan ang headlight, dapat iilaw din ang tail light o running light. Paanda rin mo natin kamoto ang motor para makita nyo ang difference. Yan, umiilaw po ang headlight. Dapat umiilaw din ang taillight o running light. Pero umiilaw naman ang brake light sa tuwing magpipreno tayo. Kaso wala talagang running light. Ibig sabihin kamoto, hindi totally busted ang filament ng bumbilya. Kaso hindi pwedeng walang running light, importante po yan. Lalo na sa gabi. Kapag mga ganitong issue ang mga kamoto na kapag sinisilip mo ang bumbilya, parang hindi naman putol ang filament. Pero putol talaga yan. At ito po ang pwede nyong gawin kung may test light o kung wala ay pwede naman wire na maiksi. Sa test light muna tayo, pero same procedure lang yan kamoto kung kapirasong wire naman ang gagamitin mo. Yung clip ng test light, ilagay mo lang sa positive ng battery at yung bumbilya ipatong mo sa negative ng battery.
Bali, yung housing ng bumbilya, yan mismo ang negative o ground niya. At yung mismong test light, idikit sa terminal ng bumbilya. Bali, dalawa yan kasi dalawa din ang filament. Yung isa po ay running light. Ito yung kasabay ng headlight sa tuwing papailaway natin. At yung isang filament ay brake light. Ito naman yung sa tuwing magpe-preno tayo. Yan, ganyan lang kasimple kamoto kapag test light ang gagamitin mo. Iilaw ang test light, ibig sabihin hindi putol ang linya. Sa bandang kanan, dahil ito yung sa tuwing magpe-preno tayo, ay iilaw. Pero itong kaliwang terminal ay busted o pundi na. Dahil hindi umilaw ang test light, na ibig sabihin, wala nang dumadaloy na kuryente sa filament. Ang kaibahan nito sa kapirasong wire kapag ititest natin, kung busted na ba, ay iilaw mismo ang bumbilya once mapasokan ng positive yan. At syempre kapag hindi, alam na. At ito naman yung bagong bumbilya na ipapalit natin. Yan. Kita nyo naman, para siyan umiilaw. Ang test light natin, ibig sabihin, goods ang bawat terminal ng filament. Ito, ilagay na natin ang bagong bumbilya sa taillight assembly. Paandarin ko lang ang motor para makita kung gumagana na ang running light. Dapat ang brake light ay gumagana din sa tuwing magpipreno tayo. Sa unahan, gamit ang brake lever at yung foot brake na para sa hulihang preno, dapat umiilaw din. At para malaman kung gagana ang running light, ito yung kamoto na sa tuwing bubuksan o papailawin natin ang headlight, dapat umiilaw din ang running light dahil importante ito sa gabi at kapag umuulan. Para nakikita tayo ng ating kasunod na sasakyan kamoto. Hey, that's pretty good. Hanggang dito na lang mga kamoto at sana nabigyan ko kayo ng konting idea sa nawawalang running light o brake light ng inyong motor. At kung nagustuhan mo ang aking video ay pakisubscribe na lang ang aking channel Mike Caneco Moto. Salamat po sa inyong panonood and God bless to all.